So ayan guys, maganda umaga. So another vlog na walk up like this. Ayan, wala pa tayong hilamos, binasa ko lang ng konti yung buhok ko. Dahil alam ko naman na pag si Banatbay ay bumalik sa atin, personal yun. Personal o kaya is yung itsura mo ang babanatan niya sa'yo. So ayan, sinasadya ko na talaga na mag-vlog ng walk up like this. Walang kilamos, walang sipilyo, kape lang. Di ba? Eh baka kahit pa paano naman, kung sakaling balikan tayo ni Banatbay, eh may masasabi sa itsura natin. Di ba? So, pero tayo, pupokus lang tayo dun sa diskusyon. Hindi na tayo babanat dun sa physical na anyo ng tao. So, ngayon, ako yung iyon ng paumanhin ulit, lalong-lalo na dun sa mga DDS, na hindi nila alam na nako-convert na pala sila ni Banatbay into Dilawan. So, ito para sa inyo po ito. Pag-usapan natin ngayon yung sinabi ni Mayor Sara Inday, ni Mayor Inday Sara Duterte, di ba? Ang sinabi niya doon sa isang talumpati niya is ang suporta natin ay dapat i-convert natin into boto, di ba? Paano mangyayari 'yun? Di ba? Ikayatin natin yung pamilya natin, kaibigan natin na iboto ang BBM at Sara. Walang Sara only at walang BBM only. At higit sa lahat, walang ibang kandidato nakatandem si Mayor Inday Sara. Hindi kagaya nung sinasabi ni Banatbay. Banatbay, pasensya ka na ha, kung medyo ikaw ang mga nasa vlogs ko ngayon. Dahil nga medyo nakakakita ako ng conflict eh. Dahil ang pinupush nyo dyan is Bongo Sara. Diba? Kaya lang, ang sinasabi ni Mayor Inday, walang ganun. Bongbong at Inday. So bakit ko nasabi na yung mga ibang DDS dyan ay unti-unti na kayong naiko-convert into Dilawan? Dahil pinaghihiwalay tayo ni Banatbay. Diba? Hindi nyo ba napapansin ang mga Marcos loyalists at supporters at ang DDS? Isi-isa yan. Dapat unity eh. Ito nga yung anak sinasabi, di ba? Unity na, di ba? So dapat pakinggan natin si Mayor Inday kung talagang suportado natin siya. Kung ano yung sinasabi niya, yun ang pakinggan natin. Huwag natin pakinggan yung sinasabi ng ibang mga vloggers dyan na iba ang katandem ni Mayor Sara. Yung mismong tao, kung ano yung sinasabi niya, yun yung pakikinggan at gagawin dapat natin kung talagang suportado natin siya. So, paano naging Dilawan? Dahil nga pinaghihiwalay tayo. Pag ang boto natin nahiwalay, ang ending, panalo ang Dilawan. Diba? So, isipin yung maigi. Bakit kayo nako-convert as a Dilawan? Kasi nga, kayo ang magiging dahilan para manalo ang Dilawan. Diba? Hindi natin alam kung merong dahilan kung bakit tayo pinaghihiwalay ni Banatbay, di ba? So, dapat unity po, di ba? Ito na eh. Yung kandidato nyo sa pagka-vice presidente ang magsasabi kung sino ang susuportahan at ang magsasabi kung sino lang ang katandem niya. Huwag nang paligoy-ligoy. Alam nyo ba na posible na ang gobyerno natin sa 2022 hanggang 2028 ay maging kagaya ng gobyerno ngayon? Na ang Pangulong Duterte ay push ng push sa mga magagandang proyekto. Kaso ang Vice Presidente ay taliwas doon sa ginagawa ng Presidente. Or laging nakakontra doon sa ginagawa ng Presidente. So pag yung Bongo at Sara Duterte lumabas sa eleksyon, kunyari, pero imposible. So, kunyari, ang Bongo at Sara Duterte, maaaring magwatak-watak pa din tayo. Diba? Dahil nga ito, si Mayor Inday Sara na ang nagpapakita sa inyo ng motibo. Ang Inday Sara na ang nagpapakita na hindi niya suportado ang PDP Laban at hindi niya suportado si Bongo. Huwag na kayong makulit. Diba?
Dahil magiging unti-unti na po kayong nagiging dilawan. Diyos ko po. Lahat po ng patunay, nandiyan na, nasa screen nyo na, na pinaghihiwalay tayo. Diba? Pinag-aaway tayo. Pag sinabing Marcos, Marcos lang. Pag sinabing Duterte, Duterte lang. Pag sinabing go, go lang. Diba? Pero kaming mga goldista na tinutukoy ni Banatbay, kaming mga tanso, alam nyo kung ano ang nasa isip namin? Hikayatin pa din kayo na maging isang unity tayo. Yung Mayor Inday ang magsasabi, unity tayo, iisa tayo. Diba? Huwag tayong magwatak-watak. Yung Mayor Inday, Sara, na sinusuportahan nyo sa pagka-vice presidente, sa kanya na lang gagaling, huwag tayong magwatak-watak. Let's unite, diba? Kaso yung vlogger nyo ang sinasabi. Pag Marcos, Marcos lang. Pag DDS, DDS lang. Eh wala. Diba? Simple, nako-convert kayo ng dilawan dahil kayo ang magiging reason kung bakit mananalo ang mga dilawan. Ang Pangulong Duterte talagang susuportahan si Bongo. Dahil kaalyado niya yan eh. Diba? Kapartido niya yan eh. Talagang susuportahan niya. So, si Mayor Sara, ito paparating na vice presidente. At alam naman namin na kayo ay sumusuporta kay Inday Sara. Diba? Pakinggan nyo yung sinusuportahan yung vice. Diba? Yung manok nyo mahina yan. Hahati lang. Hahati lang sa boto yan. Ganun lang ang mangyayari dyan. Hahati sa boto, ang mangyayari, ang ending, dilawan ang mananalo. Ganun kasimple yan. Diba? So, ewan ko ba? Si Mayor Inday, ang tagal-tagal nang nagpapahiwatig na hindi sila okay ni Bongo or hindi sila magiging isang unity, 'di ba? Gusto niyo bang mangyari ulit 'yung nangyayari sa gobyerno ngayon na ang presidente is magaganda ang ginagawa tapos ang vice presidente is hindi nakikipagtulungan. Ganun ang mangyayari sa atin diyan, 'di ba? Pero kung BBM ang iboboto nyo, pag-isipan nyo po ha, kung BBM ang iboboto nyo, tapos Inday Sara ang mananalo, eh kitang-kita na, bago pa lang mag-eleksyon hanggang sa maging ganap na Pangulo at Vice Pangulo tong dalawa na to, eh nakikita nyo nang magtutulungan sa lahat ng proyekto. Yun yung magiging dahilan ng pag-angat at pag-unlad ulit ng bansang Pilipinas. Kasi kapag nangyari na naman na Bongo ang presidente, tapos si Inday Sara ang vice-presidente, tumakbo ang kanilang termino ng hindi okay, ng hindi magkaayos. So, saan pupulutin na naman ang bansa natin? Babagal na naman ang pag-unlad, di ba? Ito, pinapakita na mismo, Inday Sara at Bongbong. Kaya naman talagang humahanga ako kay Inday Sara eh. Talagang kung ano, yung sinuportahan niya at yung kung ano talaga, yung binigyan niya ng tiwala all the way siya doon. Huwag na nating guluhin yung taong bayan, huwag na nating guluhin o paghiwalayan yung DDS at yung mga Marcos supporters. Dahil kaming mga Marcos supporters, hinihikayat pa din kayo. Patuloy kayong hinihikayat na BBM at Sara tayo. Di ba? Subukan niyo pag-isipan po kung paano kayo unti-unting nagiging dilawan, di ba? So, ganyan lang po yan. Kayo ang magiging reason kung bakit mananalo ang dilawan dahil sa paniniwala nyo dun sa mga vloggers na pinaghihiwalay yung suporta natin. Let's unite, mga kapatid! Simpleng-simple lang po. Pang ilang ulit yun ang sasabihin to? Pangatlo na yata o pang-apat na, di ba? Inday Sara na po ang nagsasalita. Sino po ba si Inday Sara? Si Inday Sara yung sinusuportahan nyo na vice-presidente. Diba? Natatakbo ng vice-presidente. Yan na po ang nagsasalita sa inyong harapan para sa unity. Para wag nang magwatak-watak. Diba? Wala naman sinasabing Bongo ang katandem ko. Yung vlogger nyo lang po ang nagsasabi nun. Ako, delicates po tayo dyan. Delicates po ang gobyerno dyan. Bakit? Baka bumalik po sa mga dilawan. Nako. Isipin niyo po, isipin niyo pong maigi.
At pag-aralan nyo pong maigi yung mga sinasabi ni Mayor Inday Sara. Huwag po tayong pumokus dun sa naghihiwalay sa atin. Isipin pa din po natin yung unity dahil yun yung kagandahan kesa po dun sa paghihiwalay. Pag-isipan nyo po at balansihin nyo kung ano ang mas dapat gawin. Mag-unite, magkaisa tayo, o maghiwa-hiwalay na kagaya nung sinasabi ni Banat Bay, di ba? Hanggang dito na lang po muli at mamaya ulit mag-vlog tayo or mag-update tayo kung ano yung mga nangyayari at kaganapan dito sa election 2022. At muli po, sasabihin ko, suportado ko po si Bongbong Marcos hanggang manalo ng pagka-presidente hanggang sa termino niya at matapos ang pagiging presidente niya at hanggang sa itaas niya ang kamay nung inirerekomenda niya sa publiko na magiging pamalit na presidente sa kanya. Maraming salamat po. God bless.